Yo, magandang araw mga boss. May isa-share na naman po ako sa inyong konting kaalaman na sigurado makakatulong to sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nagkakaproblema dito sa mga control ng switch ng power window mga boss. Ituturo ko sa inyo kung paano matrace kung ano ang sira nito. Kung motor ba o switch ang sira. Ito kasi yung kotse ko kasi kinonvert ko lang to dati sa power window. Dati kasi manual window to, kinonvert ko lang siya ng power window. Ngayon, ilang araw nang hindi nagana to eh. Tetrace ko siya ngayon kung ano ang posibleng sira kung switch ba or motor. Ngayon kasi ayaw na niyang gumana. Ayan. Hindi na siya nagana kahit pababain nyo. Ayaw nang bumaba ng window niya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano matrace yan. At kung paano natin mapalitan. Ngayon kasi ito lang kasi yung nabili kong switch eh. Ito yung i-convert ko muna sa kanya pansamantala. Kasi wala na akong makuhang ganito. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung step by step nito sa pag-wiring nito at pag-trace nito. Dito muna tayo unahin natin dito sa mga sasakit na mga boss. Madali lang to mga sir, kailangan nyo lang dito talaga. Test light. Unang-una, yung test light nyo, kagat nyo muna dito sa negative. Hanapin nyo muna yung positive na linya. Yung positive source, yung battery source nya. Yan, ito. Kita nyo bang ilaw? Yan, nailaw naman siya. Ayan yung pinaka-supply niya. Ito kasi may control din to doon sa kabila. Hindi rin siya nagana ngayon doon sa control niya sa kabila. Kasi nga, sira rin yung control dito. Kasi nangyayari minsan, pagka sira yung control dito sa single, hindi rin siya makakontrol doon sa kabila. Dito na yung supply natin. Ano? Ngayon, kukunin natin ito. Ito yung i-convert muna natin na switch. Tatanggalin ko muna yung dating socket niya kasi hindi sila pares ng terminal. Basta ang uunahin nyo lang laging i-test yung positive. Kasi yung ground madali nang i-test ito mamaya kung alin dito yung negative niya. Dahil yung dalawang linya nito, may negative to galing doon sa control sa kabila. Kaya minsan hindi siya nagana. Kahit ayos yung switch dito, hindi rin siya gagana pag sira yung control doon sa kaliwa. Papunta dito sa kanan. Tuturo ko rin sa inyo kung paano rin yun i-trace. Yung link na nun. Tayo muna ba malamat? Ito lang mga sir, ito yung positive niya. No? I-on ko lang. Yan, ito yung supply niya. Ngayon, yung sa isang video, may tinuro ko na ito kung paano yung basic na wiring dito kung paano malaman ko ano yung positive line nito. Panoorin nyo na lang yung isang video. Ito kasi alam ko na ito, kabisado ko na ito. May talyard din kasi ako eh. Ngayon ito, yung gitna nitong socket na ito, yung sa bago nating lalagay itong gitna, yung pinakagitna, ito, dito natin itatap yung positive nung sa dating linya. Yan mga boss. Ano? Yan, ito na yung positive natin ngayon. Yan. Basta kung hindi nyo makuha yung wiring nitong switch, panoorin nyo lang yung isa kong video. May video ako na in-upload. Wala yung ground. Yan. Pag hindi nyo makuha, panoorin nyo na isang video about dito sa wiring nitong switch na ganito yung Omron. Yan ngayon, pag nakuha nyo na yung positive, trace nyo naman yung control nitong switch. Yan. Tatapat ko din sa madali para makita nyo yung nailaw.
Yan, ito yung pa-up niya, yung up. Yung control up niya. Yan, kita niyo ba yung ilaw? Yan. Ito lang sa dilim. Dito natin tatapat pala konti sa madilim para kita niyo yung ilaw. Ayan, yung up niya. Kaya kita niyo naman na ilaw, di ba? Ito yung red. Ito yung control natin mamaya sa up. Pag pataas ng salamin mamaya. Kakapit natin to sa motor. Ito naman yung down. Ngayon, itong dalawang natira. Ito yung nakuha natin, di ba? Yung test natin kanina, yung may nailaw. Yan, dalawa. Ito yung sa motor. Yung dalawang natira, ito yung tatap natin sa ground. Ito, yung linya nung dating sakit nito, may linya to doon sa kabila. Itong dalawang linya dito, may ground to galing doon sa left side. Ite-trace din natin yon kasi itong dalawang natira, doon natin to itatap sa ground. Ito kasi ground to ng up and down. Ngayon, pag wala yung isa ditong ground, pupwedeng hindi gumana yung switch dito. Halimbawa, pag wala ito, yung control doon sa kaliwa, ang gagana lang doon, halimbawa, wala yung ground ng pababa, hindi yun gagana sa control doon sa kabila. Yung papunta dito sa kanan, ang gagana lang doon, yung pataas. Kaya kailangan, pag tines nyo ito, yung linya na ito na pagtatapan nito, laging merong supply na ground galing doon sa kabila. Ngayon, para malaman nyo naman kung may supply na ground yung switch nyo, dito naman tayo. Diba ito yung positive line natin? Itatap nyo ngayon dito yung tester natin, ikakagat nyo. Susundot nyo naman dito sa dating linya na sakit para makuha nyo yung negative. Ayan, ito yung isa. Ayan, oh. Kailangan dalawa makuha natin ditong negative. Sundutin nyo lang ito lahat. Lima lang naman terminal nito. Yan, dalawa. Dito, kukunin natin yung dalawang linyang ito. Tatalupan ko muna yung mga tape para madayin yung malaman. Para ma-analyze ko ulit sa inyo mamaya kung paano itap lahat. Patay ko muna susi, ba malobat. Yeah, mga boss, ano? Ngayon, nung nakapositive na yung test light nyo, susundot nyo na kayo dito sa dalawang linya na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung linya nung galing sa kabila. Ito yung dalawang ground. Yan. Itong dalawang ground na to, galing to dun sa switch. Sa kaliwa, control, papunta dito sa kanan. Yan, dalawa. Dito nyo ngayon, itatap ito. Yung dalawang linya na para sa ground. Itong dalawang to. Yan. Tapos itong na-test natin kanina na dalawa, dito nyo naman itatap yung papunta sa motor. Ito naman yung sakit niya, kakalasin natin. Ang init.
i-turn muna natin ulit yung test light natin. Yan mga boss, ito na. Yung natirang ito, i-ground nyo yung test light nyo ha. Ito yung linya ng papunta sa motor na ikakapit nyo ha. Pag pinindot nyo yung control yung switch, yung iilaw dapat siya. Yan, may ilaw. Kita nyo bang may ilaw? Yan, nailaw. Kita nyo naman. Yan, ito yung pop nya, ito yung down. Dito nyo ngayon itatap yung socket ng motor. Yan, yan. Paanda rin natin yung sasakyan. Titingnan natin. Testingin natin kung gagana na siya. Yan, nagana. Yan, nagana na ngayon siya. Yan, mga boss, nagana na ngayon siya. Medyo maingi na yung aking motor eh. Yan mga boss. Meron namang isang scenario nito, ganito. Halimbawa eh, yung mga sasakyan nyo eh, yung may main switch, yung apatan ng pindutan. May kalimitan kasi mga switch na pagka yung sa master niya, pag nasira na mismo yung control doon, yung contact, hindi na napapagana kahit dito sa single, kahit ayos ito. Ang isang technique doon mga boss, ang gagawin nyo doon, pagka hindi na makontrol doon at ayos naman itong switch nyo dito, talba na tester nyo na ayos itong switch nyo, pati motor, ito lang ang simpleng technique doon. Yung ground na galing doon, tatanggalin nyo lang ito. Yan. Itong dalawang linya ng switch, di ba dito nakatap yung dalawang ground galing doon sa linya nung sa kabila. Pagsasamahin nyo lang to ngayon. Tapos, ikakapit nyo ito sa ground. Halimbawa ito, ikakapit ko lang yung test light natin sa body ground. Yan. Itong dalawang linyang to, itatap nyo lang to sa ground. Para mapagana nyo sa single switch nyo. Kahit sira yung master nyo, makakontrol nyo sa dito sa switch na single. Yan. Kita nyo gagana yan. Dito siya nakakabit sa ground. Hindi doon sa dating linya. Yan, mga boss, panoorin. Yan, ipapokus ko lang yung camera para makita nyo. Ito mga boss, ito. Yung dalawang linya na ground, ikakapit nyo lang to kahit sa body, sa ganito, para gumana siya sa single. Para kahit sira yung switch nyo dun sa master, gagana siya dito sa single. Yan. Hindi siya nakatap dito sa dating linya. Naka-body ground yung dalawa sa body. Yan. Kita nyo, nakahiwala yung dalawang linya sa switch. Yan. Ganyan lang gawin yung technique niya para mapagana nyo sa single kahit sira yung master. Yan, sana nakatulong sa inyo mga boss. Salamat. God bless.